What's up mga ka-healthy? At dahil di ako makatulog sa inyo, sa dami ng nagre-request ng laing. Ngayon, gawin na natin. Pasensya na kayo, mga cat family, mga ka-cook in taste family. Kung ngayon ko lang magagawa yung request nyo na laing. Ngayon lang kasi ako nakapag-rest day. So ngayon, gawin na natin. Ano ba yung mga kailangan natin para makapagluto tayo ng masarap na laing? Ano ba yung mga ingredients na kailangan? So ang kailangan natin mga ka-cook and taste family, mga cat family, yung cat family nga pala, yun ay abbreviation ng Cook and Taste Family. Doon sa mga nalilito, Cook and Taste Family. Once na subscriber ka, once na nagustuhan mo yung video, once na ginagawa mo yung mga recipe natin dito, isa ka ng member ng Cat Family. Certified ka na ng Cat Family. Congrats! So ano ba mga kailangan natin para makapagluto tayo ng masarap na laing? Ito, napaka-basic lang mga cat family. Ang kailangan natin ay nyog. Tip ko nga pala sa inyo, kung magluluto kayo ng laing, ang bilhin nyo, lalo na pag mga this oras na, ay kinayod na nyog. Minsan kasi pag bumili ka ng yung gatana, minsan di mo mapapansin, iba na yung lasa. Madaling masira kapag gata ang binili mo. Kaya ang payo ko sa inyo, ang bilhin nyo ay kinayod na nyog. Sa susunod na vlog, papakita ko sa inyo kung bakit ang mga Bicolano ay ang binibili ay kinayod na nyog. Marami pang gamit ang pangalawang gata ng kinayod na nyog. Ipapakita natin sa susunod na vlog. Ito ang pinakasikreto kung bakit napakasarap ng laing ng Bicol. Kasi sa Bicol napakaraming nyog, hindi mo titiparin talaga pag nagluto ka ng laing. Kasi hindi tulad dito sa Manila, sa Calabarzon. Naku po, napakamahal ng nyog. Ang bili ko dito ay 60 pesos, nyog lang. Pero hindi naman natin may pagkakaila na kapag tayo ay nagluto, na kapag tayo ang nagluto dito sa ating tahanan, sa ating bahay, sigurado natin na malinis, sigurado natin na masarap. Yun ang importante doon. Huwag na natin isipin yung presyo. Ganun talaga, napakamahal ng mga bilihin ngayon dito. Hindi tulad sa probinsya, di ba? Kumuha ka lang ng nyog, akyat ka ng nyog. Libre. Kahit tatlo pang nyog ang ilagay mo dyan sa lulutuin mong laing, okay lang kasi libre naman. O kaya kung bibili ka, nasa 4 pesos lang, 5 pesos lang, di ba? So, huwag natin ito kakalimutan. Ang napaka-importante, ang pinaka-technique dyan ay nyog. Very basic lang ang mga ingredients ng laing. Ito, meron pala nito sa Save More o kaya sa SM. Di ko lang alam kung malambo to. Kasi sa amin sa Bicol, yung kinukuha namin dito yung bata na dahon. Yun yung malambot eh. Yun yung pinapatuyo namin. So tingnan natin, i-experience natin tong gabi galing sa Save More. Shoutout nga pala, Save More, baka naman. Ito, makakabili kayo sa Save More o kaya sa SM. Ito, ang bili ko nito 40 pesos. Libre lang to sa atin, basta may kamag-anak ka. Hingi ka lang. O kaya basta may lupa ka, magtanim ka, syempre, magtanim ka. 40 pesos, tingnan natin kung gano'ng kadami ang maluluto nito. 40 pesos, bumili ako ng dalawa, cat family. Syempre, isama na natin yung mga pamilya natin dito. Yung pamilya ko, yung pamilya ng asawa ko, syempre, isama na natin yan. Saka yung paminta. Kailangan niya natin dito. Ito, napaka-importante din ito. Malaking
role nito sa pagpapasarap ng laing natin. Ang pinili kong baboy ay yung sa belly, yung sa may tiyan. Ang nagpapasarap dito pag nilagay mo sa laing ay yung fat, yung taba niya. Kasi isa rin to sa mga nagpapalabas ng sarap ng laing o kaya nagpapamantika. Masarap kasi sa laing yung nagmamantika na, di ba? Sa lahat sa mga naka-experience, di ba? Masarap yung nabibili nyo na laing kapag nagmamantika na. Ito, isa rin to sa mga roll ng baboy. Kaya maglalagay tayo ng baboy. Meron tayong mga Ricardo. Sibuyas. Bawang. Ito, luya. Napaka-importante din ito sa laing. Luya. Siyempre, pag Bicolano ka, hindi mawawala ang... Ano ito? Sili na naman. Ayaw ng mga anak ko to, maanghang. Pero di ko nire-recommend na pag may kasama kayong bata o kaya di sanay kumain ng maanghang, lagyan nyo ng maraming sili. Pwede po na hindi nyo lagyan ng sili. Yung laing. Ang importante dyan, yung pinaka nagpapasarap dyan sa laing, sabihin ko na sa inyo, eto, gata lang po, nagpapasarap dyan. Yan ang technique lang ng mga Bicolano. Kasi sa Bicol, di ba, napakaraming nyog. Yun ang sekreto dyan. Kapag maraming nyog yung laing, mas masarap. Mas masarap. Masarap na masarap. Eto, asin, kailangan din natin to mga cat family. Napakalaki din ng role nito sa pagluluto natin ng laing. Ready na natin mga ka-healthy para mga pagluto na tayo. So, let's start. May dalawang way nga pala kung paano lutuin itong baboy sa ating mga taga-Bicol, di ba? Yung isang way, pakukuluan natin to, chop natin to na maliliit. Then, pakukulan natin hanggang sa maluto siya sa sarili niyang mantika. So, this time, ang gawin natin, yung isang way, pipirituhin natin to, pero lalagyan na natin ng asin saka paminta yung siyang nagpapalasa dito sa baboy. So lagyan na natin ng paminta para makapag-start na tayo. Alright. Paminta. Tapos, asin. Baliktarin lang natin. Napakasimple lang. Paminta. Then, asin ulit. Yan. Pwede na siya lang iprito natin. Pero, konting mantika lang. So, i-ready natin yung mga Ricardo. Sibuyas. Sana naman may matutunan sa atin yung mga nagsisimula pa lang dyan magluto, yung mga teenager, yung mga bata na gusto matuto magluto, sana may matutunan sa atin. Yun lang, yun naman talaga ang goal natin na maipakita natin kung paano magluto, kung paano yung way ng mga Bicolano. Then, sunod natin yung luya. Napaka-importante nito mga cat family, hindi dapat mawala sa pagluluto ng laing. Kapag wala to, parang kulang yung niluto mo, may hahanap-hanapin kang lasa. Kapag nagluto ka ng laing, pag di mo nilagyan ng luya, parang may kulang sa buhay mo. Yun, kaya napaka-importante nitong luya. Balatan natin.
Napakadali lang nito lutuin, mga Kat Family. Napakadali lang nito lutuin, mga Kat Family. Kala nyo lang mahirap. Pag nakita nyo to, madadalian na kayo. Then, sunod, bawang. Yan, ready na yung bawang natin, mga ka-healthy. Sunod natin yung sili. Napaka-importante nito. Sili. Yung maliliit na sili. Sobra-sobra pala ako nagpapasalamat kina RJ sa pamilya niya. RJ Santo Tomas, maraming maraming salamat sa iyong solid na suporta. Alam mo yon, maraming maraming salamat. Kay Reagan Espirito, maraming maraming salamat. Ang laking tulong ng ginagawa nyo sa channel natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre sa Kat Family, nagpapasalamat ako sa inyo at di nyo ako iniwan. Maraming maraming salamat sa Kat Family. Wala nang atrasan to. Tuloy na natin to. Nagawa na natin. Nasimula na natin. So, ang goal natin, number one goal natin ay maipakita sa buong Pilipinas kung paano magluto yung mga Bicolano. Hindi man natin hinahangad, pero mas maganda, makilala tayo sa buong mundo kung paano tayo magluto. So, simulan na natin. Ang dami natin daldal. Prito natin muna to. Lagyan natin ng mantika yung kawali, mga ka-healthy. Kaunti lang kasi magmamantika din mamaya yung baboy natin. Yun, mainit na. Ilagay na natin yung baboy. Alright, baliktarin natin ngayon yung baboy. Sunod, i-ready natin yung gata. Lagay natin ngayon yung luya. Sunod yung bawang. Siyempre yung sibuyas. Nagbabrown na yung baboy natin, mga ka-healthy. Malambot na to. So i-ready na natin. I-chop natin ang maliliit. Ingat lang mga ka-healthy sa pag-slice ng baboy. Ngayon, nilagay na natin yung baboy. Ito, napaka-importante nito. Lagyan natin ng asin. Alright, pwede na natin ngayon buksan yung kalan natin.
Ngayon, haluin natin yung gata hanggang sa kumulo. Alright, mga ka-healthy. Luto na yung gata at kumukulo na. Ilagay na natin ngayon yung laing. Antsahin nyo nga pala, mga ka-healthy. Kasi yung laing, mabilis mag-absorb yan ng gata. Alright, haluin natin yung laing para ma-equal yung distribution ng gata. Ayun mga ka-healthy, nagmamantika na yung laing natin. Sobrang sarap nito. Kapag naman mga ka-healthy na gusto nyo madaming sabaw yung laing nyo, damihan nyo lang yung gata nyo. Kasi ang ginamit ko lang ay dalawang nyog. Siguro gumamit kayo ng mga tatlo o apat. Napakasarap nun. Sobrang sarap nun. Yun oh. Kitang-kita na natin. Nagmamantika na. Ilagay na natin ngayon yung pangpanghang natin. Sili! Lubos-lubos nga pala ako nagpapasalamat sa inyo mga cat family. Hinding-hindi nyo ako iniiwan sa aking pagluluto. At sana naman ay matutunan sa atin yung mga gustong matutong magluto, lalong-lalo na yung mga teenager na nagsisimula pa lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa Rica Fuentes, Taufus, Shopling. Mga ka-healthy, kung gusto nyo umorder sa kanila through online, iiwan ko sa description yung link niya.